Muling dinumog ng mga politiko ang tanggapan ng COMELEC Baguio kanina. Ngayon kasi, ang huling araw ng pagsusumite ng SOCE o Statement of Contribution and Expenditures o SOCE. Isa dito si Attorney Nicasio Liping na tumakbo sa pagkakongresista ng Baguio. Going smooth naman, we beat the deadline so that we'll not be disqualified on the next election. So we have to be compliant on all the regulations of the government, particularly sa commission election. Ayon sa COMELEC, inasahan na nila ang pagdagsa ng mga politiko sa huling araw. Kasi dumaan eh, ngayong week na to, ang ilan-ilan lang nung last week, pero ngayon medyo marami at hapon. At buti sana kung mas maaga sila para na makukompleto nila yung mga attachment na hindi nawala ngayon. Pero hindi lahat ng mga naghahain ng SOCE ay agad tinanggap. May ilan kasing mga hindi pa kumpleto. Ilang beses na ako nag-file noon, nag-change na, they made it, the forms different now. No? The same, pero just minor. Okay lang to file. Basta organized ka from the start, you have your receipts and ano, para hindi ka magagahulin sa oras, maghanap ng mga documents to submit, no? Kulang po yung about sa expenditure ko po. Oh, yun lang. Yung may nag-donate, eh, pero anak ko yun. Yung ipinangalan niya yung pangalan niya. Yun lang po. Sa probinsya naman ng Benguet, maaga nang nakapagpasa ng SOCE ang mga kandidato. Kaya naman, umaasa ang COMELEC Benguet na maaga silang matatapos sa pagtanggap ng mga SOCE. Ayon sa COMELEC, mahigpit na ipinagbabawal ang pagtanggap ng SOCE na hindi kumpleto sa detalye. Ng SOCE na walang mga may i-declare na expenses, pero wala namang proof of yung mga receipts na proof na na-spend nila yun. Eh, ang dali namang kuha ng mga resibo ng gasoline, tarpulin kung talaga yung mga ginastos nila. Payo ng COMELEC, siguraduhin munang kumpleto ang mga dokumentong kinakailangan at may notaryo. Ayon sa Omnibus Election Code, malaki ang multa ng late filing ng SOCE. Naglalaro ito mula 20 hanggang 60,000 pesos depende sa posisyong tinakbuhan. Isa sa mga nasampulan ng COMELEC sa hindi pagpasa ng SOCE ay si Jeffrey Pinick na dalawang beses nang hindi nagsumite ng SOCE. Kaya naman, hindi na siya papayagang tumakbo sa anumang pampublikong posisyon. Hanggang alas 5 lang ang ibinigay na palugit ng COMELEC sa filing ng SOCE. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.